Sinundo po ni Belle yung kanyang papa. Magandang tanghali po. Baka pwede ko kayong makamusta tayo. Hindi po dyan, sa bahay po nyo. Ito po yung ating pagpapatuloy. Yung pagpapatuloy po natin sa kwento ng buhay ni Ate Belle. Ito po, makakamusta po natin yung mama at papa po niya. Ngayon, ito po yung pamilya po ni Bel. Nay! Oh, tara, yan na lang tayo sa loob. Nay, magandang tanghali po. O hapon na yata. Hapon na po pala. Yan, ito po yung kanilang tahanan. One big happy family. Ang ganda-ganda talaga ng ngiti itong bata na to. Talagang ano, nakakatuwa yung smile niya. Isa pa nga. Yung ano niya, yung ngiti ni Ate Marika. Marika rin, no? Ano siya yung nakakahawa. Maganda na maganda pa yung ngiti niya. Eh, no? Tay, pangalan tay? Marlon. Si Tatay Marlon. Ilan taon na po kayo? Nagtatanong ako kayo ng edad sa mga anak niyo. Ha? 55. 57 yata. Okay. Si nanay, ang pangalan nay? Evelyn. Nay Evelyn. Evelyn? Evelyn. Ilan taon naman po kayo? 46. Kanina po, meron po kami na kwentuhan si tatay dito. Tapos yung mga anak niyo pala, adopted po nila. Nakilala ho namin yung isa sa mga napakabuting puso po dito sa ano po nyo, sa barangay po nyo. Tay, kumusta yung trabaho nyo, tay? Okay naman. Okay naman po. Okay, pero parang malungkot po, yun o. Talagang ganun na eh. Nasa akin pa lang. Tay, pwede yung patanggal nung ano. Para hindi po madilim. Yan. Ayan. Tay, alam niyo po ba na ano, na alam na ba na may asawa ka na? Ako po. Ay, hindi ikaw ba? Naman, hindi ka naman nakisakay. Titignan ko sana rin. Yung reaction ng tatay. Naku na po, yung reaction ng tatay. Sinabi mo lang. Akala ko matagin. Yung reaction lang ni ate. Hindi mo na ko yan. Depressive tatay. Ano lang, hindi ko na saya. Eh, paano ko nalaman niyo may asawa na ho pala tong dalawa? Eh, ano pa magagawa namin kung mag-asawa na. Okay, tay. Kumusta po yung buhay niyo rito? Pwede yung pakwento sa amin? Okay, no. Kung minsan, no. Mahirap sa bukid. Hindi po kang magpasabukid. Hindi ka makapanipagkain. Kunting kwan lang at tiyaga. Pero yung ano niyo po, taga-tubong ano po talaga kayo dito? Si nanay din po? Hindi po. Bisaya po. Bisaya po kayo? Okay. Pero kayo po, nakapag-aral po kayo? Baba. Pag-aral lang akong kalang. Grade 2. Grade 2. Si nanay po? Grade 5. Tayo na pong trabaho niyo ngayon? Nagpapatubig ng palay. Ano po yan? Ilang taon nyo na akong trabaho yan, tay? Mga dalawang taon lang. Dalawang taon? Nakipatubig lang ako. Mayari. Nung bago ko kayo magsama, ano pong trabaho nyo po nun? Kung lang, anong titinda? Mga vendors. Vendors? Saan ko kayo nagbebenta nun? Sa Pasig. Pasig? Ah, Manila. Doon ko kayo nagkakilala. Buti po na uwi ko kayo dito. Nagsawa na po ako tayo. Nasa Manila po kayo, 22 po kayo nun. Tapos vendor po kayo nun. Tapos kayo, nay, anong pong trabaho nyo dun?
Katulong. Okay, nagkakilala po kayo. Linigawan po kayo ni tatay. Paano po manligaw si tatay? Pwede pong pakwento lang po mabilis? Nagkita po kami yan. Nagtitinda po yan, Chicken Joy. Chicken Joy. Apo. Tapos, nagkilala kami. Masarap po ba yung Chicken Joy niyang paninda? Opo naman. Kaya nagustuhan nyo. Ilan taon na kayo nagsama doon, tapos umuwi na po kayo dito? Dalawa na po yung anak. Noon? Doon nyo pinanganak? Opo. Tapos umuwi na po kayo dito. Bakit po kayo umuwi dito sa Tarlac? Nagsawa na ako ito. Nagtitinda eh. Nagsawa na po kayo. Kaya bumalik na ako rito sa Tarlac. Tapos dito nyo na nagawa yung walo. Dito ka pala nagawa. Ikaw yung pangatlo. Hindi, pangatlo. Pangatlo. Yung dalawa po yung sa Manila, tapos ako na ba yun? Dito ka. Kaya maganda eh. Tarlac, Pampanga. Matanong ko lang po kay tatay at saka kay nanay. Yung sinabi ko sa inyo na gusto nang tumira ho doon yung anak nyo, anong naramdaman nyo? Wala po. Hindi man kayo nagdalawang isip pa lang. Okay na, go agad. O, ba't hindi po kayo nagdalawang isip? Sabi po ni Tek Poren, ng kapatid ko. Ito yung... Kasi po masakit yung buhay. Masakit yung buhay. Kaya pero... grab ka agad. Dumating na yung pagkakataon. Parang yung sinabi ni Bel kanina. Yung dumating yung pagkakataon na may gustong tumulong sa kanila. Grab mo na. Parang yung mananay ka doon. Kay Ate Bel, ako naiintindihan ko yun. Na doon sa kalagayan nga, nagugutom kayo, ramdam mo naman yung ano. Kasi nakita mo na sa nakakatandang kapatid mo eh, na okay naman sila doon. Na okay lang na naging decision mo na magpaalaga din sa kanila. Gusto ko na malaman, Ate Bel, may lungkot ba noon na iwan mo si Mama at Papa? Ito po, hanggang ngayon naman po na nakakalungkot. Kasi yung ano po namin, parang pag konting ano lang po yung, mayroon lang po kami konting, nabawa may makakain lang po kami. Yun po, masaya na po kami. Maliit lang po na bagay ng sana. Kaya minsan namin miss ko po yung ano, parang gusto ko po ng bonding with family. Pero may time ba na natutulog kayo? Si Ate Marie Carden, may time ba minsan na natutulog kayo doon, malamig, nakabed, tapos kumakain kayo, masarap, naalala nyo sila, no? Lalo na po pag pumapasyon po, kasi hindi pa sila nakakapasyon. Kaya po parang someday na, pag nakapagtapos na po ako, gagala ko. Kasi may bibigyan ko po sila ng bahay. Hindi po sila Si Ate Maricar yata yung nakasilip. Ikaw yata yung nakasilip eh, no? Na sa gate? May sumisilip daw sa gate. Nakita ni Tito Lito. Sino yung sumisilip sa gate? Ikaw ba? Ikaw. Sumisilip ka sa gate. Baka po si Jing. Kasi siya po yung unang napunta po dun. Sa pangalawang... Kasi nandun na yung unang na-adapt eh. Ako po yung unang na-ano po. Ay, ikaw ba? Akala ko yung una kaya yung napunta sa Amerika. Ako po dapat yung pupunta dun po kasi po... nag-aaral na po ako ng college po kaya tutuloy ko na po ako po sa... Ikaw dapat yung isasama. Ikaw dapat yung isasama sa UK. Pero kumusta siya ngayon? Nakakausap mo siya? Nakakausap po na. Masaya naman po siya dun. Okay. Eto. Mapapanood niya to. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Hi, Jane. Ingat ka lang lagi dyan. Basta lagi kang mag-pray. Basta pag pinag-aral ka na nila ate, mag-aral ka ng mabuti. Alam mo naman yung hirap ng buhay natin. Kaya kailangan magtiyaga ka.
bago kayo mapunta doon, ano yung hindi nyo makalimutan na pinakamalungkot na nangyari sa buhay niyo? Si Ate Bel muna. Yung lungkot at galit po kasi di, magulo po dito. Yung nakita ko po yung mama ko na kinasaktan. Darang kinakawawa po dahil mag-isa lang po si mama ko. Wala po kasi ngayon si mama ko. Yung siya lang, wala po siyang, hindi niya po, malayo na po siya sa akin. Hindi niya po alam kung buhay pa po yung pamilya po niya. Yung mama at papa po niya. Ba't naiyak si nanay? Kasi mahirap po yung pinagdadaan. Yun yung pinakamasakit. Siyempre wala naman talagang kasing sakit na makita mo yung mahal mo sa buhay tapos, di ba? Nay, gusto ko malaman ba't naiyak si nanay? Sige, Nay. Mag-open po kayo. Mas gusto ko po yung magsabi kayo sa... Baka makilala mo pa si mga magulang mo na. Makilala yung mga kapo niya. Malambat ako kasi po, hindi na kami sa amin eh. Maraming nakikilala ate yung nagkiwalay na magkakapatid. Marami na na yung vlog si Tekran na dyan nila nakilala. Na nabuo yung pamilya na dahil sa kanya. Panawagan kayo. Mga pangalan po. Sabihin nyo lang po yung mga pangalan. Posibleng nasa no sila? Marami po yung mga kapatid ko sa asawa ng tatang ko eh. Apo, sabihin nyo po yung mga pangalan. Ano pangalan? Hindi ko na po kilala kung mga ano nila, kung buhay pa sila doon. Apo, kailangan po natin yung mga pangalan na. Tutulungan tayo ng mga katekram natin. Si Nik-Nik sa kasi Nining po. Yung pangalan po talaga nila at apelido. Nining po, saka Nik-Nik. Ano yung apelyado? Apelyado. Ano yung rice, ano, roti po. Roti? Mga roti. Nikki, Rocky, roti. Taga saan po sila? Taga Bisaya po yun, Negros. Negros. Ay, kayo po, hindi kayo taga dito? Hindi po, Bisaya po. Bisaya. Si Kuya? Dito po. Kanina, pinakamasakit. Ano yun naman yung pinakamasayang nangyari sa buhay mo dito bago ka mapunta? Ay! Ito pong ano, ito pong sa ano po, sa bukid po, yung sa kubo po ni ano, yung natatay ko po. Yung parang, nung dinalan po sila ng pagkain, kasaya po nila. Kahit mainit po pumunta po ako doon. Yun po yung parang pinakamasaya. Binidjuan ko po kasi yun parang. Pag ko po yun na mamotivate po. Si Ate Marika, pinaka malungkot na nangyari dito bago ka mapunta doon? Yung iwalay po sa mga magulang ko po. Kasi po una po, nabigay na po nila ako kay lola ko. Kasi dyan po, masaya din po, kasama ko din po sila. Yung pinakamasaya naman? Yung sa bukid din po. Yan. Ah, kasama siya noon. Okay. So, yun. Gusto kong iwan sa inyo na sana huwag magbago yung pangarap nyo, yung pagmamahal at respeto nyo kay mama at papa nyo, yung pagmamahal nyo sa mga kapatid nyo. Ginagawa nyo yung best nyo para kay mama at papa nyo. No? Pagka hindi yan nagbago, tignan nyo. Ibe-bless kayo ng higit pa sa pinapangarap nyo, ibibigay ng ating Diyos sa inyo. No? Nay! Napansin ko po kasi yung anak nyo kanina, meron po siyang lumalaking kweter. Meron po, lahi nyo po ba? Wala. Kasi si ate daw, si ate Maricar, parang nung mga nakaraan daw, ano ba? Or napapansin po nila na para lumalaki din. Pwede lang po ganang magrabe lang sa Ate Bel po. Kaya lumalaki, sabi po niya, minsan po sumasakit. Sumasakit na siya. Pag-pray po natin yung anak niyo, no? Huwag po kayong makakalimot sa taas. Para umayos po yung buhay natin, maging maayos, maging mapayapa, at lapit po tayo sa ating Diyos, no? Nay, binigyan ko ng 10,000 pampa-check up niya. Ay, thank you po. Oh. Salamat.
Welcome po, para malaman po yung ano. Kasi, matami na akong gastusin doon yung mga tito niya. Mga ano niya, kaya kahit papano, para ma-check na po yung ano niya kagad. Pero, kahit palawag na sa bakasyon, dapat ma-ano na kagad. Kasi ilang araw lang. Eh, okay. Mas nararamdam ko na rin po sa mga sakit ng pinatsaka po, di ko po nararamdaman po talaga. Basta ano, itong ito, dapat mabigyan ng panahon na. Kaya, Pero may dalawa kaming ano, bigas. May bigas pa ba kayo? May bigas pa. Ang galing sumagot ni ate. Hindi nga magaling sumagot. Wala, hindi na bibigay yung bigas. So, wag na bigas. Hindi ko na bibigay yung grocery. Wala. Wala ang ginagawa niya body-body sana. Okay, sige. Pasabi ko kay Tito, ikaw na lang ba? Gusto mo? Gusto mo ba doon tumira? Doon tumira doon. Gusto mo ba doon? Matigas ang ulo. Tigas po kasi ang ulo po niya. Lagi po siyang malibot ang ulo. Ano pa lang po niya siya? Baker. Finish ko po siya para mag-aral. 12 years old na po siya, di ba? Ko yun na gano'n na mag-aral siya. Ganyan ang ate. Basta ate Belle, ano lang. Alam mo yung ate ko, talagang nag-ano siya, nagsakripisyo siya. Pagka may oras siya, may time, uuwi siya, galing Manila, tuturuan kami. Ikaw din sana, para hindi masayang yung mga oras pa noon. Nasasayang yung mga ano eh. Yung panahon, yung oras na dapat matuto sila, no? Okay. Kuya Gus, yung ano natin, grocery tsaka bigas. At paano makaano sa inyo. Bigas at Kuya Ben. Tay, may gatas yan ha, pang adult. Kuya Ben, penging ano din, penging ding 5,000 si ano. Ano pa? Tay, ito galing sa akin, no? Ito po galing po kay Tita Nikki Asenyas. Ayan po. Ayan. Ayan. Anong sasabihin po? Maraming salamat. Salamat po. Welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan. No, Ate Bel. Ate Maricar ha. Si Ate Bel, Maricar. Mario. Tapos? Maika. Mary Grace. Mary Ann. O, sige nga, sabihin nyo, thank you, Lord. Thank you, Lord! Ayun, galing niya, ate. Okay.